umaga mga biyaheros, ngayong araw ay ang aming 8 taong anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Samahan niyo po kami. Puntahan natin ang Riverfront, ang tinatawag nilang Bali of Cavite sa Maragondon. Shall we have breakfast together? Naplat ang aming gulong sa tapat ng Torres Farm ng Naik, Cavite. Sa susunod ay dito naman tayo sa Torres Farm. Maghanap muna tayo ng vulcanizing shop. Buti na lang ay may nakita kaming malapit. Si Mrs. na daw ang magmamaneho. Tara, tuloy ang biyahe. Mula sa main road ay 2 kilometro na lang ang layo. Continue for 2 kilometers. Ay, sus! Sensya na, lady driver. Isang kilometro na lang papunta sa Riverfront. Kapag nagpunta kayo rito ay hindi kayo maliligaw sapagkat may mga signboard sa mga madadaanan. Nandito na tayo. Halina't pasukin na natin. Aga pala namin. Early bird ka. Dito na tayo sa Riverfront. Parang inakasal dito. Lagi nga may prenup dito. Sa mga biyaheros na nagbabalak pumunta rito, bukas sila ng alas 8 ng umaga at hindi rin po pwede ang walk-in dito. Dapat pala ay nakapag-reserve ka na through online. Bakit, sir? Sarado pa, sir, eh. At dahil nga 2 lang naman kami, ay pinayagan na rin kaming makapasok. Nilibista ko, ang ganda ng view. Nakaka-relax talaga ang paligid. Kaya naman habang nagbibihis si Mrs. ay samahan niyo muna ako mag-ikot. Silipin natin ang ilog. Nakapagbihis na nga rin siya. Handang-handa na sa pictorial. Sa mga biyaheros na gustong puntahan ng lugar na to, ito ang ilan sa mga detalye. Ang entrance fee dito ay nagkakalaga ng 250 pesos at 200 pesos naman kapag bata. Yun nga lang, sa ngayon ay hindi pa sila tumatanggap ng 18 years old pababa. At kapag plano nyo namang magdala ng pagkain, meron din itong corkage fee na nagkakalaga ng 450 pesos. At kapag wala ka namang dalang pagkain, walang problema sapagkat meron silang restaurant sa loob at meron din silang mga alak na paninda. Ayos, no? At para naman sa mga day tour, sa halagang 250 pesos ay pwede nyo nang gamitin ang stone table na may kasama ng upuan. Alamin din natin magkano nga ba ang mga cottages dito. Isa-isahin natin. Ang open hut cottage ay nagkakahalaga ng 450 pesos. Ang gazebo ay 850 pesos. Ang lodge naman ay 950 pesos. At ang pinakahuli ay ang cabana na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Para naman sa mga gustong mag-overnight, ang glamping with van ay 2,000 pesos. Ang glamping with aircon naman ay 2,800 pesos. Ang twin room at deluxe naman ay nagkakahalaga ng 3,500. Ang superior ay 4,500. Ano na? Hindi ka na umalis dyan, ah. Dami ko nang pinuntahan, eh. Ano, tutulog ka na lang dyan?
Hawak ka lang, hawak ka lang. Walang Nakaramdam na kami ng gutom. Kaya naman samahan nyo na kami. Kain tayo sa kanilang restaurant. Dito ay pwede kayong magbayad. Bayad GCash. At may libre din silang kape. Ayos! Tambay muna tayo sa tabing ilog. Kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag po sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button. Marami pong salamat. Sa tanong mo, sagot mo. Yung dating busit na busit ka, di ba, magiging asawa mo pala, ganun. Kikilala mo daw yung mapapangasawa mo kapag sa umpisa, eh, pag nakita mo siya, may slow motion. Ano? Ibig sabihin pala, eh, may slow motion ako dati sa'yo. Wala. Time lapse lahat. Siya po pala si JKLMTV. Naayaw po magpakita niya sa vlog. Nakakangawit siya, pero okay lang kasi nagpa-practice kami mag-vlog. Diba? Tatae daw siya, tatae. Sige, tumae ka na. Marami pong salamat sa panonood and I will see you guys on my next video.